Tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming Diyos na sa amin ay nagmamahal, salamat po sa iyong habag sa amin na mga nararapat parusahan at sa pagtubos sa amin sa pamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoong Hesukristo. Ginawa kaming mga anak ng Diyos at pinahintulutan kaming mabuhay sa pag-asa. Sa oras na ito, samahan nawa kami ng banal na espiritu at paliwanagin ang aming mga kaluluwa sa pamagitan ng salita ng Diyos at tulungan kaming pag-isipan ang mga dapat naming gawin. Pakiusap, tulungan mo po ang mga tagapangaral ng salita na sa unang batch ng summer retreat at hawakan ang mga pag-iisip ng mga nakikinig ng salita upang ang kanilang espiritu ay maligtas. Pakiusap, kumilos ka pong kasama namin at tulungan kami na manalangin na magkakasama, makipagtulungan at magsakripisyo para sa gawain ito. Umaasa po kami na ikaw ay kasama namin at tutulungan kami mula sa pasimula hanggang sa wakas. Kami po ay nananalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Buksan po natin sa lumang tipan ng ating Biblia. Awit chapter 72. Mga awit chapter 72, babasahin ko po yung ilang mga talata. Mga awit chapter 72 verse 6 hanggang 7. Siya naway maging gaya ng ulan na bumabagsak sa dambong tinabas, gaya ng ambon na dumidilig sa lupa. Sa kanyang mga araw naway lumaganap ang matuwid at ang kapayapaan hanggang sa mawala ang buwan. Mula naman po sa 16 hanggang 17, magkaroon nawa ng saganang trigo sa lupa sa mga tuktok ng mga bundok, ito naway umalon. Ang bunga nawa niyon ay wawagayway gaya ng Lebanon at silang mga nasa lungsod nawa ay sumagana. Gaya ng damo sa lupa, ang kanyang pangalan nawa ay manatili kailanman. Ang kanyang pangalan nawa ay maging bantog hanggang ang araw ay sumikat. Ang mga tao nawa ay pagpalain sa pamagitan niya at tawagin siyang mapalad ng lahat ng mga bansa. Tulad ng inyong nalalaman, kasalukuyang isinasagawa yung unang batch ng summer retreat. As of 9 a.m., 7,558 po yung nag-pre-register, 330 ang on-site, at 681 ay mula sa ibang batch. Kaya naman sa kabuuan, 8,546 ang registered. Matagal na tayo nang huli tayong magkaroon ng summer retreat at ang ating retreat center ay punong-puno ng mga newcomers. Sa tingin ko, napakaraming newcomers dahil napakarami ang naimbitahan. Ikalulugod ko kung patuloy ninyong ipapanalangin at pagtutuunan ng atensyon ang summer retreat. Sa araw na ito, ibabahagi ko po sa inyo yung tungkol sa Awit chapter 72. Verse 6. Dahil ito po ay umantig sa aking puso. Yung awit chapter 72 ay patungkol sa Mesiyas. Siya ay si Hesukristo. Siya ay tumutukoy kay Hesukristo dun sa verse 6. Siya naway maging gaya ng ulan na bumabagsak sa damong tinabas, gaya ng ambon na dumidilig sa lupa. Nakasulat po dito kung paano ang pagdating ni Jesus. Kapag ang damo ay tinabas at hindi umulan, ito po ay malalanta sa araw. Kaya siya ay magiging gaya ng ulan na bumabagsak sa dambong tinabas. At gaya ng ambon na dumidilig sa lupa. Ganito po ito napahayag. Ang larawan ng ikalawang pagdating ni Jesus, ito po ay nakakakilabot. Sa ngayon po, lagyan po natin ng tanda yung ating Biblia at buksan natin sa Isaías chapter 66. Tignan po natin yung ikalawang pagdating ni Jesus sa Isaías chapter 66. Isaías
chapter 66 verse 15. Sapagkat ang Panginoon ay darating na may apoy at ang kanyang mga karwahe ay gaya ng ipo-ipo upang igawad ang kanyang galit na may puot at ang kanyang saway na may ningas ng apoy. Sapagkat sa pamagitan ng apoy ay ilalapat ng Panginoon ang hatol at sa pamagitan ng kanyang tabak sa lahat ng mga tao at ang mga mapapatay ng Panginoon ay magiging marami. Ito yung ikalawang pagdating ni Jesus. Nakakatakot po. Ang Panginoon ay darating na may apoy. Siya po ay darating ng may nagniningas na apoy o na nagniningas na anyo. Ang kanyang saway na may ningas ng apoy sapagkat sa pamagitan ng apoy ay ilalapat ng Panginoon ang hatol at sa pamagitan ng kanyang tabak sa lahat ng mga tao, ang mapapatay ng Panginoon ay magiging marami. Sinasabi din sa awit 110, kanyang pupunuin sila ng mga bangkay. Sa muling pagdating ng Panginoon ay nakakatakot siyang darating dahil darating siya bilang hukom. Sinabi sa Malakias chapter 4 na ang 7 taong kapighatian ay gaya ng nagniningas na pugon. Kapag dumaraan yung apoy, ang mga ugat ng punong kahoy ay hindi gaanong nasusunog. Subalit dito ay sinasabi, hindi mag-iiwan ng kanilang ugat ni sangaman. Ang paghatol ng Diyos ay magiging isang lubusang paghatol. Kaya ang ikalawang pagdating ni Jesus ay talagang nakakatakot. Ito po ay kabaliktaran ng kanyang unang pagdating. Sa Awit chapter 72 verse 6, ang unang pagdating ni Kristo ay magdadala ng biyaya. Kaya nga sinabi, siya naway maging gaya ng ulan na bumabagsak sa damong tinabas, gaya ng ambon na dumidilig sa lupa. Dito, kapag ang ambon ay dumidilig sa lupa, ito po ay sumisibol at nagbubunga, tama po ba? Sinasabi nito na kung gaanong nakakamangha ang pagdating ng Panginoon. Tingnan po natin ang isa pang talata upang maunawaan natin ito doon sa Job chapter 29. Job chapter 29 verse 23. At kanilang hinihintay ako na gaya ng paghihintay sa ulan at kanilang ibinubuka ang kanilang bibig na gaya sa huling ulan. Ang ibig sabihin ng salitang kanila ay yung mga taong nasa paligid ni Job. Kanila ang mga taong nasa palibot ni Job na naghihintay sa akin na gaya ng paghihintay sa ulan at kanilang ibinubuka ang kanilang bibig na gaya sa huling ulan. Kaya't yung mga taong nakikipag-ugnayan kay Job ay nalutas yung kanilang problema sa kanilang isipan. Sila'y nakatanggap ng kalakasan. Kung kaya't naghintay sila gaya ng paghihintay sa ulan at kanilang ibinuka ang kanilang bibig na gaya sa huling ulan. Nilutas ni Job ang mga problema ng mga tao, inaliw sila, pinalakas ang kanilang loob at nilutas yung kanilang mga problema. Gayun din naman nung dumating si Kristo. Siya ay dumating gaya ng ambon, sinabi ng Biblia. Kaya naman sama-sama po natin itong pag-isipan ng detalyado. Bakit po ba nasa Awit chapter 72, dun sa verse 6, siya naway maging gaya ng ulan na bumabagsak sa dabong tinabas, gaya ng ambon na dumidilig sa lupa? Bakit particular na sinabi ito ng Diyos? Dahil ang buhay na hiwalay sa Diyos ay tulad sa buhay sa ilang. Walang pag-asa doon sa ilang. Kung umulan man doon sa ilang, ito ay may kakaibang kwento. Pero ang buhay na walang kaligtasan ay tulad ng pamumuhay sa tigang na ilang. Ito yung dahilan kung bakit patuloy na sinasabi ng Biblia na ang buhay na malayo sa Diyos ay gaya ng buhay sa ilang. Buksan natin sa ating Biblia, sa Hosea chapter 2. Hoseas chapter 2. Verse 3.
Hosea chapter 2 verse 3. Kung hindi, huhubaran ko siya at ilalantad ko siya na gaya ng araw na siya'y ipanganak at gagawin ko siyang parang isang ilang at gagawin ko siyang parang isang tigang na lupa at papatayin ko siya sa uhaw. Nang tumalikod ang mga Israelita sa Diyos, kanilang inalis ang lahat ng bagay na ibinigay sa kanila ng Diyos. Kaya, kung hindi huhubaran ko siya at ilalantad ko siya ng gaya ng araw na siya'y ipinanganak. Ibig sabihin po nito ay kung paanong hubad na ipinanganak ang sanggol at walang anumang bagay, aalisin yung lahat ng bagay. At gagawin ko siyang parang isang ilang at gagawin ko siyang parang isang tigang na lupa at papatayin ko siya sa uhaw. Ang ibig sabihin, ang buhay ay magiging baliwala. Kung paanong ang bawat tao na pinipiling tumalikod sa Diyos ay magiging hubad. At tungkol naman sa Israel na tumalikod sa Diyos, sinasabi ng Biblia ito'y magiging gaya ng ilang at ito'y magiging tuyong lupa. Ilang, tuyong lupa, walang-wala. Pinabayaan, tigang. Sa panahon natin ngayon, mabilis na tumatalikod ng mga tao sa Diyos, kaya't ang mga puso ng mga tao ay mabilis na natutuyo. At malibang umulan sa ilang, ang lupain ng Israel ay tumitigas at nagiging bato. Lahat ng mga tumatalikod sa Diyos, kapag patuloy silang tatalikod sa Diyos, ang kanilang puso ay patuloy na magiging matigas at mula rito'y sila'y magiging katulad ng ilang at tuyong lupain. Kaya't ang buhay na walang Kristo ay buhay na walang pag-asa. Kailangan agad na malaman ito ng mga tao na ang kanilang buong buhay na malayo sa Diyos ay kagaya ng buhay sa ilang. Kung malalaman mo kung gaano ka miserable yung sitwasyon mo, hahanapin mo si Kristo. At magagawa mong masolusyonan ang lahat ng problema sa iyong buhay kagaya ng ambon. Sa Jeremias chapter 31 verse 2, biyaya sa ilang. May ganitong kasabihan. Sa katunayan, madaling matanggap ang biyaya kapag naunawaan mong nasa ilang ka. Kapag nalaman mo kung gaano ka kamiserable, matatanggap mo yung pabor ng Panginoon. Kadalasan, makikita mo ang Diyos doon sa ilang, kung saan umiiyak ang mga hayop at nalulutas mo ang problema sa buhay. Kaya siya ay darating tulad ng ulan na nagdidilig sa lupa. Ang ulan ay mahalaga sa ilang, kung paanong ang Diyos ay nagpapadala ng ulan sa isang desyertong walang nakatira. Kahit na sa mga walang pag-asa, ang Diyos ay darating sa mga naghahanap at sinusolusyonan ang mga problema sa buhay. Kaya ito yung magiging tulad ng mga ulan sa ilang. Ito ay totoo. Kaya kapag nagsimulang umulan sa ilang sa Israel, ito ay himalang nababago sa pagsisibol at pamumunga. Ganon din yung ating buhay. Kaya nga, sinasabi, kapag dumating si Kristo, ito'y gaya ng ulan na bumabagsak sa damong tinabas, gaya ng ambon na dumidilig sa lupa. At kung titignan ulit natin, dun sa Awit chapter 72 verse 6, ang paliwanag ay nasa ibabaw o nasa unang talata. Sabi nito, siya naway maging gaya ng ulan na bumabagsak sa damong tinabas, gaya ng ambon na dumidilig sa lupa. Ang gawain ng pagliligtas ng Panginoon. At ang sagot ay nasa verse 12. Verse 12 hanggang 14, sapagkat kanyang inililigtas ang nangangailangan kapag ito'y nananawagan, ang dukha at ang taong walang kadamay, siya'y maaawa sa mahina at nangangailangan. Sa panggigipit at karasan, buhay nila'y kanyang tutubusin at magiging mahalaga ang kanilang dugo sa kanyang paningin, gaya ng ulan na bumabagsak sa damong tinabas, gaya ng ambon na dumidilig sa lupa. Ang kahulugan ng salita ay upang
matugunan yung kanilang mga pangangailangan at upang iligtas at tubusin ang kanilang mga buhay. Sa madaling salita, ang gawain ng pagliligtas ng Panginoon. Kaya, kapag ang Panginoon ay dumating sa ating buhay tulad ng mga patak ng ulan, ang ating kaluluwa ay maliligtas at ang ating kaluluwa ay mababago. Pagkatapos, si Kristo ay gaya ng ambon na dumidilig sa lupa. Ang talatang ito ay isang propesiya 1,000 taon bago ang unang pagdating ni Jesus. At makalipas ang 1,000 taon nang si Jesus ay dumating at naglakbay sa lupain ng Israel sa loob ng 3,500 taon sa pampublikong pamumuhay, si Jesus ay dumating na parang ulan ng tubig na talagang binasa ang tuyong lupa at nalutas ang lahat ng kanilang mga problema. Ngayon, si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Ngunit, totoo ba na kahit sa ating panahon, kahit na namatay na si Jesus at umakyat sa langit, ito ay darating ng gaya ng ambon na dumidilig sa lupa? Ito ay totoo pa rin po, di ba? Sinabi rito na si Kristo ay darating gaya ng ambon na dumidilig sa lupa. Ngunit hanggang ngayon, laging sinasabing ang Panginoon ay darating sa atin. Darating ang Panginoon. Paano kanya hihahanapin? Nagpapakita ba ang Panginoon ng bigla? Hindi. Paano nga ba nagpapakita ang Panginoon? Merong ilang mga kahulugan dito, kaya isaalang-alang natin yung mga ito ng isa-isa. Una, si Kristo ay bababa gaya ng ulan upang diligin ang lupa at siya ay darating. Darating pa rin. Paano dumating sa unang salita na may salita? Kaya sinabi niya na darating siya tulad ng mga ambon ng ulan. Ano yung ibig sabihin ng dumating gaya ng ambon? Ang Biblia ay patuloy na nagpapaliwanag sa salita ng Diyos bilang ulan sa Biblia. Darating rin ang Panginoon, ngunit darating siya sa mga tao sa pamagitan ng kanyang salita. Sa Juan chapter 1 verse 1, sa simula yan salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Pero tingnan din natin po yung Deuteronomio chapter 32 verse 1. Makinig kayo, mga langit, at ako'y magsasalita at papakinggan ng lupa ang mga salita ng aking bibig. At basahin natin ang sabay-sabay yung verse 2. Ang aking aral ay papatak na parang ulan, ang aking salita ay bababa na parang habog, gaya ng ambon sa malambot na damo at gaya ng mahinang ambon sa pananim. Ang aking aral ay papatak na parang ulan, ang aking salita ay bababa na parang habog, gaya ng ambon sa malambot na damo. Ang ulan na hindi dapat pumatak sa malambot na damo dahil maaring matangay ng ulan yung damo. Gaya ng ambon sa malambot na damo at gaya ng mahinang ambon sa pananim. Ang salitang ambon dito ay tumutukoy sa mga patak ng ulan. Umuulan sa buong pananim. Ito ay isang ulan. Ano yung ibig sabihin ng kapag ang Panginoon ay dumarating sa mga tao? Ito ay pumapatak na parang ulan. Ang Panginoon ay dumarating kasama ang salita at siya ay dumarating kasama ang salita. Ano yung ibig sabihin na ang salita ay dumarating sa akin kapag ang Diyos ay nagpapahayag ng kanyang sarili at dumarating sa akin? Ito ay patunay na ang Panginoon ay darating. Ito ay dahil kapag nalutas natin ang lahat ng problema sa buhay, nilulutas ito ng Diyos sa pamagitan ng salita. Kaya nga dun sa mga awit, chapter 107 verse 20, sinugo niya ang kanyang salita at pinagaling sila, iniligtas niya sila sa kapahamakan. Ngayon, ipinadala ng Diyos ang salita.
Sinugo niya ang kanyang salita at pinagaling sila, iniligtas niya sila sa kapahamakan. Kaya nga, nang talikuran ni Saul ang salita ng Diyos, pinabayaan siya ng Panginoon. Sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, ikaw naman ay aking iingatan. Kaya ang salita ay ang Panginoon. Kahit na noong tayo ay naligtas sa pamagitan ng salita ng Ebanghelyo. Ipinanganak na kayong muli, hindi ng binhing nasisira, kundi ng walang kasiraan sa pamagitan ng buhay at nananatiling salita ng Diyos. Habang natututunan natin ang salita, ang mga problema ng ating buhay ay nalulutas sa pamagitan ng salita. Kapag lumalapit tayo sa salita, ito ay lumalapit sa Panginoon at ang paraan ng paglapit natin sa Panginoon ay sa pamagitan ng salita. Kapag umuulan sa Israel, may maagang pag-ulan at huling ulan at ang mga ito ay talagang kailangan para sa pagsasaka. Dahil ang Israel ay tuyo at sa buong tag-araw, kaya mula Mayo hanggang Setyembre, halos wala talagang ulan, kaya ang lupain ng Israel ay tumitigas. Kaya kailangan ng Israel ng maagang pag-ulan para sa pagsasaka. Ang maagang pag-ulan ay bumabagsak mula Setyembre hanggang Nobyembre. At kapag umuulan sa tumigas na lupain ng Israel, ito po ay lumalambot. Napapadali nito yung pagsasaka para sa Israel. Pagkatapos ay iahasik ang mga buto doon at pagkatapos ay ang buong taglamig ay nagdadala ng ulan. Kaya ngayon, ang ulan sa taglamig ay patuloy na bumabagsak sa buong taglamig at ang halaman ay lumalaki ng maayos. At sa tagsibol, may huling pag-ulan. Ito ay bumabagsak doon sa panahon ng Marso hanggang Abril. Pagkatapos bumagsak ng huling pag-ulan, oras na para anihin ang mga pananim. Kung paanong ang ulan ay mahalaga para sa pagsasaka ng Israel, gayon din yung ating kaluluwa upang maligtas. Ang puso ng lahat ng namumuhay ng nakatalikod sa Diyos ay kasing tigas ng tuyong lupain ng ilang. Kaya mula Mayo hanggang Setyembre, sa panahon ng tagkuyot ng Israel, ang lupain nito ay kasing tigas ng bato. Ang mga hindi naligtas, ibig sabihin, ang mga hindi nakatanggap ng ulan ay may pusong kasing tigas nito. Ngunit kapag bumuhos ang maagang ulan, pinalalambot nito ang lupa. Kung titignan natin ang mga naunang pag-ulan sa Israel, agad kong naisip na ito'y gaya ng una, pangalawa, pangatlo at pang-apat na araw ng Bible Seminar. Ang pagkakaroon ng salita ng Diyos ay gaya ng pag-ulan. Kaya habang nakikinig ng Bible Seminar sa una, pangalawa at pangatlong at pang-apat na araw, ang puso'y unti-unting lumalambot. Sa mga araw na ito, alam kong hindi madali para sa isang newcomer na maligtas sa unang pagdalo sa Bible Seminar. Kailangan nila ng higit na pag-ulan. Ngayon, kapag lubusan ng lumambot ang puso, kapag naitanim na ang Ebanghelyo sa inyo, maunawaan ninyo ito. Kaya ang Panginoon ay patuloy na nagbibigay ng ulan, pinalalago ito, nagaani at inilalagay sa imbakan. Kaya ang salita ng Diyos ay kagaya ng ulan at binhi. Kapag dumating na ang Diyos sa tao at ang Panginoon sa atin, ito'y magiging kagaya ng pag-ulan sa tuyong lupa ng ilang. Una, ibinibigay ng Diyos sa atin ang salita at lumalapit sa atin sa pamagitan ng salita. Ito'y totoo dahil ang Biblia ay patuloy na iniahayag ang salita ng Diyos bilang ulan. Sa Hebreo chapter 6, verse 7 hanggang 8. Hebreo chapter 6. Verse 7 hanggang 8. Sapagkat ang lupang umiinom ng ulang madalas na pumapatak sa kanya ay tinutubuan ng mga halamang angkop doon na dahil sa kanila ito ay binubungkal ay tumatanggap ng pagpapalang mula sa Diyos. Subalit kung ito'y tinutubuan ng mga tinik at dawag, ito ay walang kabuluhan at malapit ng sumpain at ang kanyang kahinatnan ay ang pagkasunog.
Ang puso ng tao ay lupa sapagkat ang lupang umiinom ng ulang madalas na pumapatak sa kanya at tinutubuan ng mga halamang angkot doon ay dahil sa kanya ito ay binubungkal. Ito ay nangangahulugan kapag ika'y naligtas, nang kayo'y naligtas ay tumanggap ng pagpapalang mula sa Diyos. Kagaya ng lupang tumatanggap ng ulan, kayo'y tumatanggap ng salita ng Diyos ng sagana. Pagkatapos itong matanggap, kayo'y nagsisi at naligtas at kayo'y tatanggap ng pagpapala mula sa Diyos. Subalit, kung ito'y tinutubuan ng mga tinik at dawag, kagaya ng lupa na nakakakuha ng maraming tubig at ito'y tinutubuan ng tinik at dawag, maaring may mga tumanggi at tumalikod kay Kristo pagkatapos na matanggap ang salita ng Diyos. Subalit, kung ito'y tinutubuan ng mga tinik at dawag, ito ay walang kabuluhan at malapit ng sumpain at ang kanyang kainatnan ay ang pagkasunog. Ito ay walang hanggang pagkawasa. Himala na tayo'y naligtas sa pamamagitan ng pakikinig sa salita ng Diyos at maging pagkatapos maligtas kung patuloy na darating ang salita ng Diyos, ang taong ito ay magbabago at magbubunga ng sagana. Tingnan natin Isaías chapter 55 verse 10 hanggang 11. Isaías chapter 55 verse 10 hanggang 11. Sapagkat kung paanong ang ulan at ang niebe ay bumagsak mula sa langit at hindi bumabalik doon kundi dinidilig ang lupa, ito'y pinasisibulan at pinatutubuan at nagbibigay ng binhi sa maghasik at pagkain sa kumakain. Maging gayon ang aking salita na lumalabas sa bibig ko. Hindi ito babalik sa akin na walang bunga, kundi gaganapin ang ayon sa layunin ko at magtatagumpay sa bagay na kung saan ay sinugo ko ito. Kapag ang ulan at niebe bumagsak mula sa langit, dinidilig nito ang lupa at nagpapasibol at nagpapabunga at sila'y nagbibigay ng binhi at pagkain sa maghasig. Ganon din ang salita ng Diyos na lumalabas sa bibig niya. Ibig sabihin na kapag lumabas ang salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ay tiyak nagagawa. Kaya si Kristo ay darating na kagaya ng ulan. Pag siya'y darating sa pamagitan ng salita. Nang ipaliwanag ng Panginoon ang lumang tipan sa dalawang alagad papunta sa Emmaus, ang kanilang puso ay nag-alap at patuloy na matanggap ang salita ng Diyos maging pagkatapos nating maligtas ay parehas ng pagtanggap ng ulan sa ilang. Kahit ligtas ka na, kung hindi ka patuloy na makikinig ng salita ng Diyos, ang iyong puso ay hina at titigas at ang iyong puso ay titigas. Kaya nga, kailangan nating matanggap ang salita ng Diyos kung paanong ang lupa'y tumatanggap ng ulan. Sa Israel, kapag walang ulan, ang lupa'y lubos na titigas kagaya ng bato. Kahit pagkatapos ng iyong kaligtasan, kailangan ninyong patuloy na matanggap ang salita ng Diyos. Kapag darating ang Mesiyas, siya'y darating na gaya ng ulan. Siya'y laging dumarating sa pamagitan ng salita. Gayun din, may iba pang kahulugan ang siya'y darating na gaya ng ulan. Sa Biblia, ang ulan ay inihahalin tulad sa Espiritu Santo. Sa Roma 5:5, at hindi tayo binibigo ng pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binuho sa ating mga puso sa pamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Ay ibinuhos. Ibig sabihin na kung paanong ang ulan ay binubuhos, merong ibinubuhos sa ating puso. At sa Biblia ay inihalin tulad ang Espiritu Santo sa ulan. Kaya kapag dumating si Kristo, kasabay nito ay laging merong gawa ng Espiritu Santo. Sa Isaiah chapter 32, Isaiah chapter 32, babasahin ko po sa verse 6 hanggang 8. Sapagkat ang taong hangal ay magsasalita ng kahangalan at ang kanyang puso ay magbabalak ng kasamaan upang magsanay ng kasamaan at siya ay magsasalita ng kamalian laban sa Panginoon upang gawing walang laman ng gutom na kaluluwa at upang pagkaitan ng inumin ang nauuhaw. Ang mga sandata ng mandaraya ay masama
Siya ay nagbabalak ng masamang pakana upang wasakin ang mga dukha sa pamagitan ng mga salitang kasinungalingan, bagamat matuwid ang pakiusap ng nangangailangan, ngunit ang marangal ay kumakatha ng mga bagay na marangal at sa marangal na bagay, siya ay naninindigan. Dito'y ipinapakita ang dalawang magkaibang buhay. Isa sa mga ito ay yung hangal, ang mandaraya, at yung kabaliktaran naman nito ay ang marangal. Kaya sino ang nagtakda ng kanilang pagkakaiba? Ang tao ay ipinanganak na makasalanan nang matanggap ang katangian ni Adan. Sa katunayan, lahat ng mga hindi paligtas ay mga hangal at mandaraya. Kaya ang taong hangal ay nagsasalita ng kahangalan at ang kanyang puso ay nagbabalak ng kasamaan. Nagsasanay ng kasamaan at nagsasalita ng kamalian laban sa Panginoon dahil sila'y hangal. At hindi nila maayos ang kanilang sarili sa paggawa ng mga ito. Ang mga sandata ng mandaraya ay masama, sila'y nagbabalak ng masamang pakana upang wasakin ang mga dukha sa pamagitan ng mga salitang kasinungalingan bagamat matuwid ang pakiusap ng nangangailangan. Subalit dito'y mayroong marangal. Ngunit ang marangal ay kumakata ng mga bagay na marangal at sa marangal na bagay, siya'y naninindigan. Ito'y marangal na tao at ang paraan ng kanilang pamumuhay ay lubos sa iba at sila'y mga taong namumuhay na sinusunod ang salita ng Diyos. Sila yung mararangal na tao. Ano yung pinagkaiba ng dalawa? Yung pinagkaiba ng dalawa ay ang Espiritu Santo. Doon sa verse 15, basahin natin ito ng sabay-sabay. Hanggang sa ibuhos sa atin ang Espiritu mula sa itaas at ang ilang ay maging mabungang kabukiran at ang mabungang bukid ay ituring na kagubatan. Hanggang sa ibuhos sa atin ang Espiritu mula sa itaas. Kung ang sino man ay hindi nakatanggap ng Espiritu Santo, siya'y mananatiling taong hangal at mandaraya. Subalit, kung ang sino man ay nakatanggap ng Espiritu Santo, kaagad sa pagtanggap niya ng Espiritu Santo, siya'y nagiging taong marangal. Subalit, sa verse na ito, ang pagtanggap ng Espiritu Santo ay inayag bilang ulan. Hanggang sa ibuhos sa atin ang Espiritu mula sa itaas. At pagkatapos nito ay sinabi, at ang ilang ay maging mabungang kabukiran at ang mabungang bukid ay ituring na kagubatan. Anong ibig sabihin po nito? Sa ilang, paanong magkakaroon ng mabungang kabukiran? Kapag ang ilang ay nakatanggap ng sapat na ulan, ito'y nagiging mabungang kabukiran. At yung mabuting o yung mabungang bukid ay magiging kagubatan. Kagaya ng kapag umulan ng labis, ang ilang ay nagiging magandang lugar at ang bundok at batis at lahat ay sasagana at paglago ay nagiging napakaganda. Kaya nga, ang verse na ito ay sinasabi sa atin na ang Espiritu Santo ay darating na gaya ng ulan, kagaya ng kung paanong nagiging mabungang kabukiran ng ilang. Ang Espiritu Santo ay inihayag sa iba't ibang anyo sa Biblia at isa sa mga ito ay ulan. Kaya nga ang lugar kung saan magahari ang Mesiyas ay lugar kung saan nagahari ang Kristo. Sinasabi nito sa atin na mayroong salita at gawa ng Espiritu Santo. Kaya nga sinasabi sa Biblia, Efeso 6:17, at ang tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Kaya kung paanong umulan sa tuyong lupa, ito'y lumalambot. Kapag ang Espiritu ng Diyos ay darating sa tao, ang Espiritu Santo ay darating bilang salita. Kaya nga, ang puso ng tao ay nagiging bago at ang pusong matigas ay nababago at nagiging malambot. Tingnan natin doon sa Biblia. Ezekiel chapter 36, verse 26. Ezekiel chapter 36 verse 26. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at lalagyan ko kayo ng bagong espiritu sa loob ninyo. Aking aalisin ang batong puso sa inyong laman at aking bibigyan kayo ng pusong laman. Sinasabi dito ang batong puso.
ang lupain ng Israel ay tumigas na gaya ng bato nang wala itong matanggap na ulan. Subalit nang ito'y makatanggap ng ulan, ang lupa ay lumambot. Kaya nga kapag kumilos ang Espiritu Santo, nagkakaroon ng bagong puso at ang pusong matigas, ito'y nagiging pusong malambot. Kaya nga may mga sumusunod sa salita ng Diyos. Kaya nga sinasabi, si Kristo ay darating na gaya ng ulan pag siya'y dumating. Hindi ba si Jesus ay dumating na? Kaya paano siya dumating? Pagkatapos mamatay ni Jesus at muling nabuhay, ang Panginoon ay nagbigay ng salita sa pamagitan ng mga apostol, mga manggagawa, kagaya ng pag-ulan. Ang Panginoon ay nagbibigay ng ulan sa mga manggagawa sa pamagitan ng Biblia. Sinasabi ng Biblia sa mga hindi ligtas at huwad na mga ngaral na sila'y mga ulap na walang tubig. Sinasabi sa Biblia na ang mga huwad na manggagawa na hindi pa ligtas ay mga ulap na walang tubig at silang mga siguradong naligtas ay mga manggagawang itinatag ng Panginoon na ang ulap na mga ulap na may tubig. Mga ulap na may tubig. Silang mga hindi ligtas ay mga ulap na walang tubig. Wala pong tubig yung mga ulap kapag hindi sila ligtas. Hanapin po natin ito doon sa Judas chapter 1. Madali po natin ito makikita. Judas chapter 1. Sa Judas chapter 1 verse 12. Yung sila rito ay tumutukoy sa mga huwad na manggagawang nakapasok sa church. Ang mga taong ito'y pawang mga batong natatago sa inyong mga pagsasalo-salong may pag-ibig kapag sila'y nakikipagsalo sa inyo ng walang takot na ang pinagpapangalanan lamang ay ang kanilang sarili. Sila'y mga ulap na walang tubig na tinatangay ng mga hangin, mga punong kahoy na walang bunga sa pagtatapos ng taglagas, na dalawang ulit na namatay, na binunot hanggang ugat. Sinasabi dito na ang mga huwad na manggagawa ay taong kagayang mga batong natatago sa inyong mga pagsasalo-salong may pag-ibig. Na ang pinapangalagaan lamang ay ang kanilang sarili. Sila'y mga ulap na walang tubig na tinatangay ng mga hangin. Sila'y nangungusap na parang sila'y nagbibigay ng tubig, subalit titingnan natin ay talaga namang wala. Tingnan natin sa Job chapter 37 verse 1. Job chapter 37 sa verse 11 po pala, hanggang 13, kanyang nilalagyan ng halumigmig ang makapal na ulap, pinangangalat ng mga ulap ang kanyang kidlat, sila umiikot sa pamagitan ng kanyang patnubay upang ang lahat na inutos niya sa kanila ay kanilang magambanan. Sa ibabaw ng natatahang sanlibutan, maging sa saway o para sa kanyang lupa o dahil sa pag-ibig, iyon ay pinangyayari. Yung Diyos, kanyang nilalagyan ng halumigmig ang makapal na ulap. Hindi ba't ang mga ulap ay nagtutungo alinsunod sa nais ng Diyos at doon ay bumubuhos, maging sa saway o para sa kanyang lupa. Ginagamit niya yung ulan at ang mga ulap sa iba't ibang layunin. Si Apostol Pablo, ang sumulat ng 14 na aklat na sa Bagong Tipan, kanyang kung ihahambing natin, siya ay parang isang ulap, siya ay maituturing na isang malawak na ulap. Hindi po ba't daladala niya ang salita ng Diyos tulad sa ulap na may dalang ulan at natatatag ng mga iglesia sa iba't ibang lugar at binubuhos ito tulad ng ambon. Kaya nga sinabi rin ni Apostol Pablo doon sa Roma chapter 1
Verse 5, tumanggap kami ng biyaya at pagka-apostol mula sa Diyos sapagkat nasasabik akong makita kayo upang maibahagi ko sa inyo ang ilang kaloob na espiritual. Dahil po siya ay nakatanggap mula sa Panginoon, kaya nais niyang ibahagi ito. Kaya sa panahon ng sinaunang iglesia, ang apostol ay may daladalang mga salita at nagtutungo kung saan nais ng Panginoon ipangaral ang salita ng Diyos, tulad ng pagpapadala ng mga ulap, tulad ng sinabi ni Pablo, "Ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig." Kaya sila ay naglilibot tulad ng ulap at nagbubuhos ng tubig saan man nais ng Panginoon. Ang taong pinagpala ay siya na malapit sa church at gayon din yung mga manggagawa ng Panginoon. Ang Panginoon ay lumalapit sa atin sa pamagitan ng mga manggagawa at ng mga banal. Kung pag-iisipan natin, nung araw na tayo ay naligtas, nagawa nating makapakinig ng salita ng Diyos at naligtas dahil sa mga kapatid ang naunang pumunta sa atin. Ibig sabihin, ang paraan ng Diyos para lumapit siya sa mga tao, siya ay lumalapit sa atin sa pamagitan ng mga kapatiran. Ang sino mang nagpapatuloy o yung nag-aasikaso ng mga kapatid, sila po ay pinagpapala. At sino mang humahawak at nagsasantabi sa kanila ay hindi pinagpapala. Tama po ba? Kaya sa Biblia, isang personal na sulat ang binigay sa ibang tao o sa ilang tao. Si Gayo. Si Gayo ang nagpatuloy sa mga kapatid sa Iglesia ng Roma. Siya ay taong marunong at magaling tumanggap ng mga panauhinin. Para kay Gayo na may maayos na pakikisama sa iba, kung titingnan doon sa ikatlong Juan, ito ay sulat para sa isang tao. Maayos niyang pinakasamahan yung mga kapatid. At si Philemon, pinatawad niya yung ligtas, yung mga ligtas. Iyon ay akma na pag-iisip ni Kristo. Ang aklat ng Philemon ay isinulat para sa kanya at ang ikatlong Juan naman ay para kay Gayo. Kaya ang Panginoon ay lumalapit sa atin sa pamagitan ng mga kapatid. Kaya silang mga tumatanggap sa mga kapatid ng mabuti, sila ay nagiging daan upang tumanggap ng malaking pagpapala. Alam niyo po ba ito? Hindi po ba? Doon sa Mateo chapter 25, sinasabi ng Biblia, "Yamang ginawa ninyo ito sa isa sa pinakamaliit sa mga kapatid kong ito, ay sa akin ninyo ginawa." Napakasimple lamang tumanggap ng pagpapala. Ang Diyos ay pagpapala. Siya mismo ay pagpapala at si Jesus na dumating sa sanlibutan ay pinagpala. Si Jesus mismo ang pagpapala. Kapag ang isang tao ay naligtas, ang Espiritu ng Panginoon ay dumating sa kanya. Kaya nga, ang taong ligtas ay pinagpala din. Kung ganon, paano na lang kaya kung isang malaking grupo ng mga kapatid ang nagtungo sa isang bahay para magdaos ng cell group fellowship? Ang bahay talaga ay mapupuno. Sekreto po ba ito? Hindi. Si Kristo ay lumalapit sa mga tao gamit ang mga salita at siya ay bababa kasama ng Espiritu Santo tulad sa pagbuhos ng ambon. Siya ay bababa sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ay laging kasama ng salita saan man ito naroon. Tama po ba? At nagiging kapakipakinabang ito sa gawain sa pamagitan ng mga kapatiran. Ano po ang dahilan ng pamumuhay ng mga Kristiyano ngayon sa mundo? Ang pagpapala ay umiikot. Kaya ang Panginoon ay nagbibigay ng pagpapala sa mga hindi ligtas sa pamagitan ng mga ligtas o mga banal. Maaari nating isipin ang tulad nito. Si Jesus naway maging gaya ng ulan na bumabagsak. Sa madaling salita, siya ay bumaba na may kasamang biyaya. Pareho lang. Sa Kawikaan, chapter 16, basahin nga po natin sa Kawikaan, chapter 16, verse 15. Chapter 16, verse 15. Sa liwanag ng mukha ng hari ay mayroong buhay at ang kanyang lingap ay parang ulap na sa tagsibol ay may dalang ulan.
Sa liwanag ng mukha ng hari ay mayroong buhay at ang kanyang lingap ay parang ulap na sa tagsibol ay may dalang ulan. Kaya sa Biblia, ang ulan mismo ay nagtuturo sa atin ng biyayang bumababa. Sapagkat ibinigay sa pamagitan ni Moises ang kautusan, ang biyaya at ang katotohanan ay dumating sa pamagitan ni Hesus Kristo. Kaya ang kahulugan ng pagdating ni Hesus ay gaya ng ambon na dumating siya ng may dalang biyaya. Kaya yung Panginoon mismo yung biyaya. At mula sa kanyang kapuspusan ay tumanggap tayo ng tayong lahat biyaya na sinundan pa ng ibang biyaya. Dinala ng Panginoon ang kanyang biyaya sa sanlibutan para sa atin. Kaya nga, siya ay Diyos ng lahat ng biyaya. Si Jesus na binuhay na muli ay darating upang lipunin ang sanlibutan. Ngunit ang unang pagdating ni Jesus ay mapagbiyaya. Ang biyaya ng Diyos ang nagligtas sa atin. Ang nagbigay ng pag-asang makapasok sa walang hanggang kalwalhatian, nagbigay ng panandali ang pagdurusa at nagpalakas at nagpatibay sa atin mula sa mga pagdurusa. At pag-isipan natin ng higit pa. Sinasabi ng Biblia na si Kristo ay darating tulad ng ambon na magdidilig ng sanlibutan. Tulad ng ambon. Ngunit, isang uri ng ambon na bumubuhas ng bahagya sa ilang mga tao at malakas naman po yung buhos para sa iba. At siguradong mas mabuti kung si Jesus ay magbubuhos ng ulan sa atin ng malakas. Ang panahon kung saan ang ulan ay bumubuhos ng napakalakas ay kapag ang isang tao ay lumalakad ng may pagsunod. Tingnan natin sa isang talata, mga Awit chapter 68. Mga Awit chapter 68, verse 7. Verse 9, sorry po. Ikaw, O Diyos, ay nagbigay ng saganang ulan, iyong pinalakas ang iyong mana nang ito'y manghina. Ang salitang mana ay kumakatawan sa mga Israelita. Tungkol ito sa mga Israelita na nakatakas mula sa Ehipto. Binigyan sila ng Diyos ng mana mula sa langit, nagbigay ng tubig mula sa bato at nagpuno ng lahat ng mga kailangan nila. Kaya ito ay tinutukoy mula sa talatang ikaw o Diyos ang nagbigay ng saganang ulan, iyong pinalakas ang iyong mana nang ito'y manghina. Habang nasa daan ang mga Israelita mula sa Ehipto patungo sa ilang, binigay ng Diyos yung kanilang pangangailangan. Sa 40 taon sa ilang, sila ba ay nagkulang ng ano paman? Hindi po, hindi kailanman sila nagkulang. Nagbigay ang Diyos ng ulan sa daan patungo sa langit at sa daan sa pagsunod sa Panginoon. Ngunit ito ay masaganang ulan. At sa landas na iyon, umiiral ang salita ng Diyos at ang gawa ng banal na Espiritu. Isang bagay pa, ang Diyos ay nagbibigay ng masaganang ulan kapag ang isang tao ay taimtim na nagnanais. Inuunat ko sa iyo ang aking mga kamay, ang kaluluwa ko'y uhaw sa iyo na gaya ng lupang tigang. Ang nagnanais sa Diyos ay parang tuyong lupa. Gayun din kung paanong ang tuyong lupa ay nangangailangan ng ulan, ang Diyos ay nagbibigay ng masaganang ulan sa mga masidhing nagnanais. Binibigyan sila ng Diyos ng mga salita ng Diyos, mga gawa ng Espiritu Santo at pagbabago ng kanilang puso. Kaya, kahit sa pakikinig ng sermon ay mayroong malaking pagkakaiba sa pagitan ng taimtim na nakikinig at sa hindi. Zacharias chapter 10 verse 1. Zacharias chapter 10 verse 1. Basahin po natin ang sabay-sabay. Hingin ninyo sa Panginoon ng ulan sa kapanahunan ng ulan sa tagsibol mula sa Panginoon na gumagawa ng ulap na may dalang unos at kanyang bibigyan sila ng ulan sa bawat isa ng damo sa parang.
Hingin ninyo sa Panginoon ang ulan sa kapanahunan ng ulan sa tagsibol mula sa Panginoon na gumagawa ng ulap na may dalang unos at kanyang bibigyan sila ng ulan sa bawat isa ng damo sa parang. Gayun din ang Diyos ang kumukontrol sa ulan kung kaya't ipinagkaloob niya ang kinakailangang biyaya. Ang salita ng Diyos at ang Espiritu o ang gawa ng Espiritu Santo sa bawat isang may masidhing pagnanais. Kailan po uulan? Sa ating pagdaan sa libis ng baka. Kapag sumasagana tayo at kapag mabuti ang lahat ng bagay, nagiging kampante ang ating puso. At ang salita ng Diyos ay hindi kumikilos sa puso natin. Kahit na malapit si Kristo, hindi natin nalalaman. Gayunpaman, kung mayroong mga kapighatian, paghihirap at pagdurusa, nakakaranas tayo ng napakaraming ulan. Familiar po ba kayo sa verse na ito? Tama po, dun sa Awit chapter 84, verse 6. Basahin po natin ng sabay-sabay. Awit chapter 84 verse 6, sa kanilang pagdaan sa libis ng baka ay ginawa nila itong dako ng mga bukal, kinakalatan din ito ng mga pagpapala ng maagang ulan. Sa kanilang pagdaan sa libis ng baka. Kapag mayroong pigati sa buhay, mayroong pagdurusa, pagkabigo at paghihirap. Kinakalatan din ito ng mga pagpapala ng maagang ulan. Kaya sa pinakamahirap na panahon, darating sa atin ang Panginoon na gaya ng ulan at mararanasan natin ang pagbuhos ng biyaya sa atin ng Diyos. Kailan natanong-uri ng tao yung binubuhusan ng Diyos ng ulan? Siya yung taong nagpapasakop sa Panginoon, yung taong tunay na pinupuri ang Panginoon, yung magbibigay ng ulan ang Panginoon sa ganitong puri ng tao. Yung taong nabubuhay ayon sa kanyang sarili, yung sa sariling nais lamang niya ay hindi maunawaan na ang Panginoon ay kumikilos sa kanya. Zacharias chapter 14. Babasahin ko po Zacharias chapter 14 verse 17. Ang sino man sa mga angkan sa lupa na hindi umahon sa Jerusalem upang sumamba sa hari, sa Panginoon ng mga hukbo, siya'y mawawalan ng ulan. Yung verse na ito ay tungkol sa Millennium Kingdom. Sa Millennium Kingdom, may katungkulang dapat paglingkuran yung Diyos at bawat taon dapat humayo yung mga tao para mag-alay at yung taong hindi hahayo ay hindi bibigyan ng Diyos ng ulan. Yung taong hindi hahayo upang maglingkod sa Diyos ay walang matatanggap na ulan. May aral tayong matututunan mula dito. Bibigyan ba ng masaganang ulan ng Panginoon yung taong ito? Yung taong pinupuri lamang ang Diyos. Yung taong kaibigan ni Daniel ay hindi naglingkod sa mga Diyos-Diyosan kundi sa Panginoon lamang naglingkod. Hindi sila lumuhod sa mga Diyos-Diyosan, tama po? Kasama ng tatlong magkakaibigan yung Panginoon. Inahagis yung tatlong magkakaibigan sa apoy. Ngunit nang sila ay pumasok, sila ay naging apat na tao. Yung isa ay ang Panginoon. Para sa mga taong pinaglilingkuran lamang ay ang Panginoon, hahanapin at pupuntahan siya ng Panginoon. Siya ay magbibigay ng ulan. At kanino nagbigay ng ulan ng Diyos? Nang si Elias ay taimtim na nanalangin, nabuksan yung langit at umulan. Kanino'y binigay ng Panginoon yung masaganang ulan? Sa taong tapat na hinihingi yung tulong ng Diyos
sa lugar kung saan naroon yung tapat na pananalangin, naroon ang pagkilos ng Diyos. Kaya nga dun sa unang hari, chapter 18, sinabi ni Elias kay Ahab, umahon ka, kumain ka at uminom sapagkat may hugong ng rumaragas ang ulan. Sinabi ni Elias, at sa katunayan, walang ulan sa nagdaang tatlo at kalahating taon. Pero matapos yung panahon na iyon, nang manalangin si Elias ay nagkaroon ng masaganang ulan. Maunawaan po ninyo ito, tama po ba? Kaya nga sa lahat ng bahagi ng kasaysayan, mayroong panunumbalik kapag papalapit na si Kristo. Ngayon, tingnan natin sa Kawikaan, chapter 30, verse 4. Kawikaan, chapter 30, verse 4. Tingnan natin ang isa pang pananaw. Kawikaan, chapter 30, verse 4. Sino ang umakyat sa langit at bumaba? Sino ang nagtipo ng hangin sa kanyang mga kamao? Sinong nagbalot ng tubig sa kanyang damit? Sinong nagtatag ng lahat ng mga dulo ng daigdig? Ano ang kanyang pangalan at ano ang pangalan ng kanyang anak? Tiyak na iyong nalalaman. Sa verse na ito, ipinakilala si Jesus. Kilala ninyo ba kung sino ang umakyat sa langit at o bumaba? Kilala ninyo ba kung sino yung malayang darating at ahayo sa kalangitan? Siya si Jesus na tagapamagitan. Kilala ninyo ba kung sino yung nagtipo ng hangin sa kanyang kamao? Kilala nyo ba kung sino yung naguto sa hangin? Kilala nyo ba kung sino yung mahawak ng hangin sa kanyang kamay? Ito ay si Jesus. At kilala ninyo ba kung sino yung nagbalot ng tubig sa kanyang damit? Ano yung ibig sabihin nito? Ibig sabihin na nagbalot ng tubig sa kanyang damit ay siya yung may control ng ulan. Kilala niya kung sino-sino yung nagtitipo ng tubig sa mga ulan at ibinubuhos kung kailan niya ito gusto. Sa ibang salita, kilala ninyo ba kung sino ang nagkokontrol sa ulan? Ito ay yung Panginoon. Kilala niya ba kung sino yung nagtatag ng lahat ng mga dulo ng daigdig? Ano yung kanyang pangalan? Si Kristo ang tagapaglikha na lumikha ng universe at siya yung tagapagpamagitan. Siya yung nagtipo ng hangin sa kanyang kamao. Bakit po ito sinabi? Ang Panginoon yung naguutos sa hangin. Sa totoong buhay, yung Panginoon yung nagutos kung iihip ba yung hangin o hindi. Ayon sa Biblia, yung mga paghihirap at mga digmaan ay gaya rin ng hangin. Kung hindi pinintulot ng Panginoon, kung gayon, walang mangyayari. Yung nagutos sa hangin ay yung Panginoon. Nakasulat ito na yung mga mahirap na sitwasyon ay ipinahayag din nilang bilang hangin. Yung nagkokontrol sa mga mahirap na sitwasyon ay ito yung Panginoon. Gayon din, sinasabi sa Biblia na gaya rin ng hangin yung Espiritu Santo. Sa Apokalipsis chapter 3, siya ay may hawak na pitong espiritu sa kanyang kanang kamay. Pitong espiritu, ito yung Espiritu Santo. Natanggap ni Jesus yung Espiritu Santo mula sa kanyang ama at dahil kanyang ibinuhos yung espiritu sa atin, yung humahawak ng Espiritu Santo ay si Jesus. Ang Panginoon na nagpapasya kung mayroong pagkilos ng Espiritu Santo sa isang lugar. Bakit? Dahil siya yung nagtitipo ng hangin sa kanyang kamao. Sa Biblia, sinasabi na ang mga anghel ay gaya rin ng hangin. Maging yung mga anghel ay kumikilos ayon sa pag-utos ng Panginoon. Yung pagkokontrol ng ulan ay sa Panginoon. Kaya nga, sa isang lugar, nagbibigay yung Panginoon ng maraming ulan at yung sa ibang lugar naman ay walang ulan. Yung nagpapasya ng lahat ng ito ay yung Panginoon. Gayun din, yung salita ng Panginoon ay yung pagkilos ng Espiritu Santo. Yung lahat ng otoridad para magdesisyon ay sa Panginoon. Nang lumakad yung mga Israelita sa daan ng pagsaway, pinahinto ng Panginoon yung ulan. Tama po? Gaya ng nasusulat nito dahil yung nagbalot ng tubig sa kanyang damit ay si Jesus. Nang sumaway yung mga Israelita, pinigil niya yung ulan. Kung titignan natin sa Isaiah chapter 5, yung mga bato na pinakamayabong na lupa ay inalis niya at yung mga bakod na pader ay itinayo doon.
Nagtayo rin ng toring bantayan, kaya siya yung nagbigay ng ulan. Ngunit dahil lumalakad yung mga Israelita sa daan ng pagsuway, inalis ng Diyos yung lahat ng mga bakod at pader, kaya nakapasok ng paulit-ulit yung mga masasamang hayop. Pinagdalamhati ng Diyos yung mga Israelita at yung mga nakakatakot dito ay huminto, ay hininto ng Diyos yung pagbuhos ng ulan. Yun yung nakakatakot dito. Sa Isaiah chapter 5 verse 6. Isaiah chapter 5 verse 6. Aking pababayaang sira, hindi aalisin ng sanga o bubungkalin man, magsisitubo ang mga dawag at mga tinik, akin ding iutos sa mga ulap na huwag nila itong paulanan ng ulan. Itinanim niya yung isang puno ng ubas, ginawa niya ito ng bakod at pader at isang toring bantayan, ngunit ulan yung pinakamahalaga. Bakit? Dahil lumakad yung mga Israelita sa daan ng pagsuway, kaya ipinahintulot ng Diyos yung mga masamang sitwasyon. At yung pinakanakakatakot ay yung huwag nila itong paulanan ng ulan. Kung hindi uulan, hindi tayo makakapagbungkal, tama po? Kung hindi uulan, yung lupain ng Israel ay ganap na mawawasa. Doon sa Ezekiel chapter 22 verse 24, ikaw ay isang lupain na hindi nilinis o naulanan man sa araw ng pagkagalit. Ito yung naging lupain na walang ulan. Gayunpaman, nang sila'y lumakad sa daan ng pagsunod, yung Panginoon ay dumating na gaya ng pagbuhos ng ulan. Tama po? Dahil yung mga Israelita ay lumakad sa daan ng pagsuway, tumalikod yung Panginoon at yung kanilang lupa na ay naging ganap na ilang. Ngunit nang bumaling, paharap yung Diyos, nabago yung kanilang sitwasyon. Tama po? Nabago yung kanilang sitwasyon nang sila ay bumaling paharap sa Diyos. Ngayon, buksan po natin sa Awit chapter 74, verse 3. Awit chapter 74, verse 3. Itaas mo ang iyong hakbang sa mga walang hanggang guho. Winasak ng kaaway ang lahat ng bagay sa santuwaryo. At tignan din natin sa verse 11. Bakit mo iniurong ang iyong kamay mula sa loob ng iyong dibdib? Puksain mo sila. Dito, yung walang hanggang guho ay dahil tinalikuran ng mga Israelita yung Diyos at yung lupain ng Israel ay nawasa. Itaas mo ang iyong mga hakbang sa mga walang hanggang guho. Ibig sabihin, pakiusap, ikaw ay tumayo at lumapit ka sa akin, Panginoon. Pakiusap, huwag kang tumalikod at lumapit ka sa akin at bigyan mo ako ng biyaya. At dito, bakit mo inurong ang iyong kamay? Maging ang iyong kanang kamay. Bakit yung Panginoon ay na may malaking kakayahan ay nagpakita ng interes? Bakit mo inurong ang iyong kamay? Mula sa loob ng iyong dibdib, puksain mo sila. Itinaas ng Panginoon ang kanyang mga hakbang at nanumbalik sa kanyang lupain. Ilabas mo ang iyong kamay at harangan ang mga kaaway at pigilan yung kanilang pagkilos. Ito yung tapat na panalangin. Kapag lumapit si Satanas sa isang tao at kanyang binuksan ang kanyang puso, mauwasak ang kanyang buhay, tama po ba? Kaya nga, kapag itinaas ng Panginoon, yung kanyang mga hakbang, siya ay lumalapit upang sila ay pagpalain. Itaas mo ang iyong hakbang sa mga walang hanggang guho. Nang nagdusa ang mga Israelita sa Ehipto sa loob ng 430 years, itinaas ng Panginoon ang kanyang mga hakbang at nang siya ay dumating sa mga Israelita, mayroong pagkilos na naganap sa Ehipto. Ito yung Exodus. Nang maging mga kaawang-awang tao yung mga Israelita na dinalang bihag sa Babylonia, lumapit yung Panginoon sa kanila at pinalaya sila.
nang sila'y naging mga taong pag-aalagala sa loob ng 2,000 taon dahil sa kasalanan ng pagkakanulo kay Kristo, lumapit yung Panginoon sa mga Israelita at ano po yung nangyari? Sila ay naging mas malakas at mas maunlad. Sa hinaharap, kapag sila ay papasok sa kapagitan, sila ay magsisisi. Kung paanong si Jesus na taga Nazareth ay binuhusan ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan, kung paanong naglipot siya na gumagawa ng mabuti at nagpapagaling ng lahat ng mga pinahihirapan ng Diablo sapagkat kasama niya ang Diyos. Nang ang Diyos ay pumarito sa sandibutan at nagpunta sa maraming lugar, itinaas ng Panginoon ang kanyang mga hakbang. Gaano karaming mga gawa ang nangyari doon? Sa panahon ng unang iglesia, pagkatapos ng kamatayan ni Jesus at muling pagkabuhay, ipinadala ng Diyos ang banal na Espiritu at ang Panginoon ay masigasig na ipinangaral ang Ebanghelyo sa Roma sa maiksing panahon. Gaano karaming tao yung naligtas sa Reformation noong 19th century, ang Ebanghelyo ay aktibong ipinangaral ni D.L. Moody at Spurgeon. Nang itinaas ni Kristo ang kanyang mga hakbang, siya ay dumating kagaya ng pagbuhos ng ulan. At ito yung nangyari sa ating church ngayon. Sa Biblia, kung paano ang araw ay sumisikat sa silangan, ganito magkaugnay ang Biblia kay Jesus. Ang lipi ni Juda ay nagkakampo sa silangang bahagi. Si Jesus ay ang araw na sumisikat. Ang silangan ay malaki ang kaugnayan kay Jesus. Ang hilagang bahagi naman po ay mayroong kaugnayan sa Diyos Ama. Kaya't sa Awit chapter 75, sapagkat hindi mula sa silangan o mula sa kanluran ni man mula sa ilang ang pagkataas. Saan ito? Sa hilaga. Ang hilaga ay anino ng Diyos Ama. Kaya't sa Isaiah chapter 14, nang si Satanas ay sumalungat sa Diyos, ako'y uupo sa bundok na pinagtitipunan sa malayong hilaga. Sa Levitico chapter 1, nang ang mga Israelita ay naghandog sa Diyos, ito ay pinapupunta nila sa itaas. Ang hilagang bahagi ay ang panig ng Ama at ang kanluran ay mayroong kaugnayan sa banal na Espiritu. Kaya nga mong si Apostol Pablo ay nagtangkang pumunta sa silangan, pinigilan siya ng banal na Espiritu at pumunta sila una sa kanluran at doon lumaganap ang Ebanghelyo, hindi po ba? Kaya 'tong Ebanghelyo ay nagtungo sa Turkey, Europa at nagtungo sa buong Amerika at ngayon ay nagtungo sa Korea at Asia. Ang Ebanghelyo ay lubos na lumalaganap sa kanluran at ang banal na Espiritu ay kumikilos. Kaya ngayon ang Panginoon ay masigasig na gumagawa. Kaya sa Isaiah chapter 66, ang langit ay aking trono at ang lupa ay aking tuntungan. Ang lupa ay sinasabing kanyang tuntungan. Ano ang kahulugan nito? Nangangahulugan nito na ang main stage kung saan ang Diyos ay kumikilos at gumagawa ay sa lupa. Ang lupa ay ang lugar kung saan ang Panginoon ay masigasig na gumagawa. Inilagay sa lupa ng Diyos ang mga tao na ginawa ayon sa kanyang larawan at ang Diyos ay nagtungo sa lupa. Ang Panginoon ay lumakad sa halamanan ng Eden at naglagpay sa buong Israel sa panahon ng lumang tipan. Kaya sa Panaghoy chapter 2, sinabi ng ang Jerusalem ang tungtungan ng Panginoon. Sa lumang tipan, ang Panginoon ay gumawa sa kalagitnaan ng Israel. Pagkatapos na namatay si Jesus at muling nabuhay, nasaan na yung tungtungan ng Panginoon? Ito po yung church. Ngayon, ang Diyos ay gumagawa sa atin na mga naligtas sa iba't ibang dako. Napakaraming tao ang naliligtas sa Korea at sa iba't ibang bansa. At ang Korean Summer Retreat ay nagaganap po ngayon. Kaya't ano yung dahilan kung bakit napakaraming tao ay naliligtas? Itinaas ng Panginoon ang kanyang hakbang. Merong mga gawain na itinataas ng Panginoon ang kanyang hakbang at pumupunta sa kahit saan man. At sa lugar kung saan ang Panginoon ay iniuunat ang kanyang kamay, ay merong pagkilos ng Panginoon. Kapag dumating si Kristo, siya ay dumarating kagaya ng pagbuhos ng ulan, at doon ang salita at banal na Espiritu ay nagtutungo. Kaya't mayroong mga gawain kung saan ang mga tao ay naliligtas at nababago. Ang banal na Espiritu ay gumagawa sa atin. Kaya nga, tingnan ulit natin po doon sa awit. Sa Awit chapter 72 verse 6. Mga Awit chapter 72 verse 6.
Verse 6, siya naway maging gaya ng ulan na bumabagsak sa damong tinabas, gaya ng ambon na dumidilig sa lupa. Ngayon sa verse 16, magkaroon nawa ng saganang trigo sa lupa sa mga tuktok ng mga bundok, ito naway umalon. Ang bunga nawa niyon ay wawagayway gaya ng Lebanon at silang mga nasa lungsod nawa ay sumagana gaya ng damo sa lupa. Nang si Jesus ay dumating gaya ng ambon na dumidilig sa lupa. Magkaroon nawa ng saganang trigo sa lupa sa mga tuktok ng mga bundok. Kaya't kung ang Panginoon ay gumagawa sa isang lugar, asahan nating maraming trigo ang aanihin. Ang ating bansa ay nagtutungo rin sa mga bansang maunlad. Ang maraming tao ay nagsasabi na doon ay mahirap mag-evangelize, ngunit ang pangangaral doon ay nagpapatuloy. Ang ibang bansa ay kagaya ng tigang na lupa, ngunit ang mga naligtas na miyembro ay masigasig na nananalangin dahil doon ay kayang gawin ng Panginoon ang kanilang lugar na masagana. Kaya nga, hindi natin pwedeng sabihin ang aming lugar ay tuktok ng bundok, kaya wala kaming bunga. Kung ang banal na espiritu ay kikilos sa lugar na mukhang imposible, ito'y magiging posible. Mukhang imposible noon na makabalik si Zerubbabel at Josue mula sa pagkalipin mula sa Babylonia upang itayo nila yung templo, ngunit na itayo nilang muli ang templo. Sinabi niya sa akin ito ang salita ng Panginoon kay Zerubbabel na sinasabi, hindi sa pamagitan ng lakas ni ng kapangyarihan, kundi sa pamagitan ng Espiritu, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kaya't sinabi ng Biblia, ano ka o malaking bundok sa harapan ni Zerubbabel ay magiging kapatagan ka. Kahit napakaraming problema, ngunit kung ang banal na Espiritu ang kikilos doon, ang bundok ay magiging kapatagan. Kagaya nito, ang mga imposibleng bagay ay magiging posible. Sinabi ni Jesus, dahil maliit ang inyong pananampalataya sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, kung meron kayong pananampalataya na kasinlaki ng butil ng binhi ng mostasa, sasabihin ninyo sa bundok na ito, lumipat ka roon mula rito at ito'y lilipat at iyon ay walang hindi mangyayari. Anong kahulugan nito? Ang hindi maaaring mangyari ay mangyayari. Imposible na ang aking mga magulang ay maligtas, ngunit kung ang aking pananampalataya ay lalago ng lalago, ang aking tatay, nanay o asawa na kagaya ng bundok ay magiging maliit. Pagkatapos na ang pananampalataya ay lumaki ng lumaki kagaya kapag susubukin natin sila naligligin, sila po talaga ay maliliglig at maari natin silang bunutin at buhatin. Kaya't imposible na ang aking asawa ay maligtas, ang aking ama ay maligtas, ngunit kahit na mukha itong imposible, maari itong mangyari. Dito, magkaroon nawa ng saganang trigo sa lupa sa mga tuktok ng mga bundok, ito naway umalon. Ang bunga nawa niyon ay wawagayway gaya ng Lebanon at silang mga nasa lungsod nawa ay sumagana gaya ng damo sa lupa. Kaya't kagaya ng ulan sa damo bago tinapas, kapag ang Panginoon ang kumilos ay magkakaroon ng kasaganahan kagaya ng damo sa lupa. At kung saan mayroong ambon na nakakabasa ng lupa, magkakaroon ng kasaganahan ng trigo sa lupa. At kahit ang tuktok ng bundok ay magiging masagana, kung tayo ay nagbubunga ng marami, ito ay nakakalugod sa Diyos Ama. Kapag ang isang tao ay naligtas at kung siya ay napalapit sa Diyos ng higit at higit pa, kung gayon, yung Panginoon ay darating kagaya ng ulan. At kahit siya ay pangkaraniwan at hamak at hindi nakapag-aral, siya ay maaring magamit ng Diyos kagaya ng masaganang trigo. Si Shamgar ay pumatay ng 600 mga Pilisteo sa pamagitan ng panundot sa baka. Ako ay pangkaraniwan, ako ay hindi nakapag-aral. Ngunit, ang mas mahalaga ay kung kasama natin ang Panginoon.
magkakaroon ng kasaganaan sa lugar na kagaya ng tuktok ng bundok. Hindi maganda na sabihin, ano ang magagawa ko? Wala akong magagawa. Huwag kayong mag-isip ng ganito. Ang isang batang lalaki ay nag-alay ng 5 tinapay at 2 isda kay Jesus at kanyang pinakain ng 5,000 sa pamagitan nito. At pinatay ni Samson ang 1,000 sa pamagitan ng panga ng asno. Kung tayo ay hinahawakan ng kamay ng Panginoon, makakagawa tayo ng mga dakilang bagay. Magagamit tayo ng napakahalaga. Ang trigo ba ay maaring maging masagana sa taluktok ng bundok o sa tuktok ng bundok? Oo, ito ay maaring mangyari kailan kapag si Kristo ay darating na kagaya ng ambon na dumidilig sa lupa at kung siya ay kasama ko, 30 katao, 60 katao, 100 katao ang maaring maligtas. Ngayon, doon sa verse 17, Awit chapter 72, verse 17. Ang kanyang pangalan nawa ay manatili kailanman, ang kanyang pangalan nawa ay maging bantog hanggang ang araw ay sumikat. Ang mga tao nawa ay pagpalain sa pamagitan niya at tawagin siyang mapalad sa lahat ng mga bansa. Ang kanyang pangalan nawa ay manatili kailanman at ang kanyang pangalan nawa ay maging bantog hanggang sa araw ay sumikat. Ang pangalan ng Panginoon ay walang hanggan, maging bantog hanggang ang araw ay sumikat. Sinasabi ng Biblia dito na ang pangalan ng Panginoon ay kagaya ng araw. Kung paanong ang impluwensya ng araw ay lumalaganap sa lahat ng dako, ang pangalan ng Panginoong Hesukristo ay mayroong impluwensya sa mundo. Walang sino man ang hindi niya maiimpluwensyahan. O paanong ang bawat tao ay naiimpluwensyahan ng araw, ay siya rin naiimpluwensyahan ng lahat ng tao ni Hesukristo. Ang kanyang pangalan nawa ay manatili kailanman. Hindi natin maiiwasan ang impluwensya ng araw. Kagaya nito, hindi natin maiiwasan ang impluwensya ng Panginoon. Ang pangalan ng Panginoon ay walang hanggang pangalan sa kasaysayan. Ang mga tao na laban sa Panginoon ay magdurusa. Siya na laban sa pangalan ng Panginoon ay magiging pinakamasamang pangalan. Maraming tao ang pinagbili ang isang tao, ngunit bakit ang pangalan ni Judas Iscariote ang makasala? Dahil ipinagbili niya si Jesus. Kahit na merong napakaraming maling paghatol, ngunit bakit ang pangalan ni Pilato ay sinisisi? Dahil siya ay humatol ng mga kamalian kay Jesus sa panahong iyon. Ang pangalan ng Panginoon at ay magpakailanman. Ang pangalan ni Jesus ay lalaganap sa mundo at higit na maimpluwensya ang pangalan niya sa buong mundo. Si Hesukristo ay siya rin kahapon, ngayon, magpakailanman. Hindi siya kailanman mamamatay. Maari bang mawala ang kanyang pangalan? Ang kanyang pangalan naway manatili magpakailanman. Tayo man ay pinagpapala sa pamagitan ni Jesus. Ang mga tao nawa ay pagpalain sa pamagitan niya. Natanggap din natin ang biyaya ng kaligtasan sa pamagitan ni Jesus. Tayo ay naging mga anak ng Diyos at natanggap natin ang buhay na walang hanggan at minana natin ang kaharian ng langit. Ang kanyang pangalan nawa ay manatili kailanman. Ang mga tao nawa ay pagpalain sa pamagitan niya. Ngayon ay natanggap na natin ang pagpapala sa Panginoon. Si Jesus ang pinakakilalang tao, kaya sino mang may kaugnayan kay Jesus ay nagiging kilala rin. Tayo yung mga kilala. Bakit? Dahil kilala natin si Jesus. Doon sa 2 Corinto chapter 6. Verse 9 at 10. Basahin po natin ang sabay-sabay. 2 Corinto chapter 6 verse 9 hanggang 10. Waring mga hindi kilala, gayo may kilalang kilala. Tulad sa naghihingalo at narito kami ay buhay. Gaya ng mga pinarurusahan, subalit hindi pinapatay. Tulad sa nalulungkot, gayo may laging nagagalak. Tulad sa mga dukha, gayo may pinayayaman ang marami. Gaya ng walang pag-aari, gayon may meron ng lahat ng mga bagay.
waring hindi kilala. Subalit, lahat tayo ay kilalang kilala. Sa panahon ni Jesus, sina Pedro, Santiago, Juan at Andres ay mga karaniwang mangingisda lamang. Sa kabila nito, sila ay naging kilalang kilala. Subalit, bakit naging kilalang kilala ang pangalan ni Pedro, Santiago, Juan at Andres? Dahil pinanghawakan nila ng matatag ang pangalan ng Panginoon. Kilala natin yung bulag na si Bartimeo. Kilala rin natin si Zacchaeo na isang pinuno ng maniningil ng buwis. Bakit? Dahil nanghawakan sila kay Kristo. Silang mga kilala si Kristo ay mga kilalang tao. Ang sanlibutan ito ay ang pagnanasa nito at ang mga pagnanasa nito ay lumilipas. Tulad sa nalulungkot, gayon may laging nagagalak. Tulad sa mga dukha, gayon may pinayayaman ng marami. Gaya ng walang pag-aari, gayon may meron ng lahat ng mga bagay. Gaya ng walang pag-aari, sila na nakay Kristo ay meron ng lahat ng bagay. May kasabihan na sinasabi, yung 100 minus 1 is equal 0. Ibig sabihin, kahit na meron ka ng lahat ng mga bagay, subalit wala si Kristo, ang buhay ay zero. At meron din kasabihang 0 plus 1 is equals 100. Ibig sabihin, kahit wala ka ng kahit anumang bagay, subalit meron tayong Kristo, ay nasa atin na ang lahat. Gaya ng walang pag-aari, gayon may meron ng lahat ng bagay. Tayo yung meron ng lahat ng mga bagay. Bakit? Dahil nasa atin na ngayon ang Kristo. Kaya kung may kaugnayan na kay Kristo, ay dapat nating pag-isipan kung ano naman ang dapat nating gawin para kay Kristo. Tingnan natin sa Roma chapter 16 verse 6. Batiin ninyo si Maria na lubhang maraming nagawa para sa inyo. Sa Biblia, tinawag si Maria bilang maraming nagawa para sa atin. Sa verse 12, batiin ninyo si Trifina at Trifosa na manggagawa ng Panginoon. Batiin ninyo si Persida na minamahal na marami ang nagawa para sa Panginoon. Dito, si Trifina at Trifosa ang manggagawa sa Panginoon at si Persida ay tinawag na minamahal na maraming nagawa sa Panginoon. Sa verse 3, batiin ninyo si Priscilla at Aquila na aking mga kamanggagawa kay Kristo Jesus na pinain ang kanilang mga liig para sa aking buhay. Sa kanila hindi lamang ako nagpapasalamat kundi pati ang lahat ng mga iglesia ng mga hintil. Kaya naman sa church ay may mga taong gumagawa para sa Panginoon, may mga taong nagpapagal ng husto, may mga minamahal na labis na nagpapagal at may mga tao ring nag-aalay ng kanilang mga buhay. Sa mga mata ng Panginoon, may iba't ibang uri ng tao sa loob ng church. Subalit, sino ang una sa kanila? Ito ay sina Priscilla at Aquila. Ibinigay nila ang kanilang buhay para maipangaral ang ebanghelyo. Ito yung pinakamahalagang bagay. Kaya ito ang sinasabi ng Biblia. Awit chapter 72 verse 14. Mga awit chapter 72, basahin natin ito dahil ito po ay mahalaga. Verse 14. Sa pagigipit at karahasan, buhay nila'y kanyang tutubusin at magiging mahalaga ang kanilang dugo sa kanyang paningin. Dito, magiging mahalaga ang kanilang dugo sa kanyang paningin. Si Kristo ay pumarito sa mundo at gumawa at patuloy na gumagawa. Maraming bagay ang tinitignan ng Panginoon bilang mahalaga. Lalo na dito, magiging mahalaga ang kanilang dugo sa kanyang paningin. Pinahalagahan ng Panginoon ang mga ligtas na banal. Mahalaga sa paningin ng Panginoon ang kamatayan ng mga banal. Ano ba ang pinapahalagahan ng Panginoon? Magiging mahalaga ang kanilang dugo sa kanyang paningin. Sila na mga nag-aalay ng kanilang buhay para sa Panginoon ay labis na mahalaga sa Panginoon. Kaya nga,
ng pagbabatuhin si Esteban hanggang sa mamatay habang pinapangaral ang Ebanghelyo, ang Panginoon ay tumayo. Ang Panginoon na hari ng mga hari ay nakaupo sa trono ng kalwalhatian, subalit tumayo siya at tinanggap si Deacon Esteban. Itinuring ng Panginoon na yung pagdurusa ni Esteban bilang mahalaga, kaya nga tumayo ang Panginoon nang pinatay si Esteban. Magiging mahalaga ang kanilang dugo sa kanyang paningin. Pinahalagahan ng Panginoon ang mga banal na nabubuhay sa Panginoon. Ang kasaysayan ng church ay kasaysayan ng pagdurusa. Si Apostol Pedro ay pinako sa krus ang patiwarik habang nangangaral at namatay. Si Apostol Pablo, siya naman ay pumunta doon sa Roma upang ipangaral ang Ebanghelyo. Nakilala niya si Emperor Nero at ipinangaral ang Ebanghelyo sa Senado. At siya ay pinugutan ng ulo, namatay siya dahil sa sobrang pagdurugo. Naging mahalaga ang kanilang dugo sa kanyang paningin. Nang magkaroon ng dakilang pananauli ng Ebanghelyo sa England at Scotland, mayroong isang misyonaryo mula sa Scotland ang nangangalang James Chalmers. Pumunta siya dun sa Pacific New Guinea Island para mag-evangelize at masipag na isinagawa ang missionary work sa loob ng 5 taon. Kaya yung mga cannibals na nandoon ay naligtas. Tinalikuran din nila yung cannibalism at pinahalagahan ng husto ang misyonaryo. Noong 1901, pumunta si Chalmers dun sa pinakamasamang cannibal para ipangaral yung ebanghelyo. At kalaunan ay namatay. Siya ay niluto at kinain ng mga cannibal. Kaya siya ay kinain nila sa panahon ng kanyang pagmimisyon. Napakaraming tao ang namatay habang ipinapangaral ang ebanghelyo. Sinasabi ng Biblia, magiging mahalaga ang kanilang dugo sa kanyang paningin. Napakahalaga ng kanilang dugo sa paningin ng Panginoon. Maging tapat ka hanggang sa kamatayan at ibibigay ko sa iyo ang korona ng buhay. Maging tapat ka hanggang sa kamatayan. Mabuti ang magpagal para sa Panginoon. Mabuti ang magpagal ng husto para sa Panginoon. At mabuti ang magpagal ng husto at umibig sa Panginoon. Ngunit ang pinakamahalagang bagay ay ang ialay ang iyong buhay para sa Panginoon. Siya ang higit na pahalagahan ng Panginoon. Maging mahalaga ang kanilang dugo sa kanyang paningin. Tayo ang mga taong gumagawa ng gawa na mananatili magpakailanman. Ang sanlibutan at ang pagnanasan ito ay lumilipas ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Ang summer retreat natin ngayon ay gagawin ng 7 batches. Kaya dapat po tayong mag-akay ng maraming tao sa Panginoon sa abot ng ating makakaya upang maisakatuparan ang dakilang gawain na ito. Siya naway maging gaya ng ulan na bumabagsak sa damong tinabas gaya ng ambon na dumidilig sa lupa. Gaya ng mga salitang ito, si Kristo ay dumating sa atin at ang Panginoon ay kasama natin at magbibigay ng biyaya sa 7 batches ng ating summer retreat. Kaya dapat natin ito matutunan ng pansin. Ituring itong mahalaga at sama-sama itong ipanalangin at tayo ay makibahagi. Manalangin na po tayo. Mapagbiyaya naming Amang Diyos, salamat po sa pagliligtas sa amin sa pamagitan ng iyong mahalagang dugo. Nagpapasalamat po kami sa iyo, Panginoon, sa pagparito sa amin, sa pagpapala sa amin. Napakarami pa rin pong mga kaluluwa ang hindi pa nalalaman ng Ebanghelyo ng Panginoon. Tulungan mo po kami na maging makapangyarihang saksi ng iyong Ebanghelyo sa mga kaluluwang ito at gamitin kami. Nawa, samahan kami ng Panginoon sa gaganaping summer retreat. Tulungan mo din po kami na maging maayos ang lahat at maging maganda nawa ang retreat na ito kung saan ang kalwalhatian at kapurihan ay mapa sa Panginoon sa dami ng mga taong maliligtas at gamitin mo po kami. Idinadalangin po namin ang lahat ng ito sa pangalan ng Panginoong Hesukristo na aming tagapagligtas. Amen.